Bukod po sa droga, galit din sa mga mining company na hindi sumusunod sa regulasyon si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa pagsusuri po ng GMA News Research, kapansin-pansin, nakabilang sa mga sumuporta sa kanyang pagkakaluklok ay mga negosyanteng konektado raw sa mga mining company. Balitang hatid ni Mark Salazar. Kung titingnan ang top 10 contributors sa kampanya ni Pangulong Duterte, lima ang may koneksyon sa mga mining companies. Lahat may mga proyekto sa Mindanao. 30 milyong piso ang kontribusyon ni Dennis Uy sa kampanya ni Duterte. Independent director siya ng Apex Mining Incorporated na nagpapatakbo ng Maco Mine sa Compostela Valley. Si Nicasio Alcantara naman na nagbigay ng 18 milyong piso sa kampanya, director ng Sagittarius Mines Incorporated. Ang kumpanyang may hawak sa kontrobersyal na Tampakan Copper Gold Project na tinatayang nagkakahalaga ng halos 6 na bilyong dolyar. Nakabinbin pa ang proyektong ito dahil sa isang ordinansa ng South Cotabato na nagbabawal sa open pit mining. Ang kanyang kapatid na si Tomas Alcantara nag-contribute ng 12 milyong piso. Presidente at chairman si Tomas ng Alson's Consolidated Resources Incorporated o ACR. Isa sa mga subsidiary nito ang ACR Mining Corporation. Dating director ng ACR ang ngayon finance secretary na si Carlos Dominguez. Dati rin siyang independent director ng United Paragon Mining Corporation. 3 milyong piso ang naging ambag ni Dominguez sa kampanya ni Duterte. Dalawa sa mga top contributor ni Duterte ay konektado sa mining companies ni Manuel Paulo Villar, kapatid ng bagong public works secretary na si Mark Villar. Si Michael G. Regino na nagbigay ng 14 milyong piso sa kampanya ni Duterte ay presidente ng Agata Mining Ventures Incorporated, base sa dokumento ng kumpanya sa Securities and Exchange Commission. 60% ng Agata Mining ay pagmamayari ng TVI Resource Development Philippines Incorporated na pagmimina rin ang negosyo. Sa kumpanyang ito, magkasama si Regino at si Manuel Paulo Villar bilang direktor. Ang may-ari ng TVI Resources ay ang Prime Resources Holdings na pagmamay-ari naman ng Prime Asset Ventures Incorporated na si Villar din ang may-ari. President at Chairman din si Regino ng San Agustin Services Incorporated, isang kumpanya na nagbibigay ng technical at management services sa mga minahan. Ang parent company nito ay ang St. Augustine Gold and Copper Limited na ayon sa mga dokumento ay nakabase daw sa Amerika. Magkasamang direktor dito si Manuel Paulo Villar at si Marcelino C. Mendoza na nagbigay ng 14.5 milyon peso sa kampanya ni Duterte. Si Mendoza ay dating direktor ng Vista Land and Livescape Incorporated kung saan majority owner ang kumpanya ng mga Villar. Pero sa gabinete ni Duterte, naroon ang isang kilalang anti-mining advocate bilang Environment and Natural Resources Secretary, si Gina Lopez. Many are complaining against the appointment of Gina Lopez. But si Gina, pati ako, we share the same paradigm. The interest of the country must come first. Gina Lopez and I are just telling you, follow government standards. Do not destroy the environment. Follow it to a T. Mark Salazar, GMA News.